You know, parang pinagtiyap ng pagkakataon na lumabas din yung breaking news ilang oras pa lang nakakalipas dito sa ICC, ano, na ipagpapatuloy ang investigasyon. And then dito sa Amnesty International naman, ang findings or report nga po na mukhang hindi pa rin masyadong humuhupa yung mga human rights abuses, shall we call it that, at naranasan noong panahon ng Duterte administration, eh mukhang na-carry over pa rin dito sa... But how bad is it po? I mean, baka naman ito yung parang tail end na lang, hindi kaya? How do you view the situation? Hindi mo natin pwedeng sabihin gumaganda kahit kumukonte ang namamatay. Kasi po, no, parang naging norm siya eh. Siguro ito yung pinakamasakit at pinakamasaklap, no, na parang dala ng war on drugs. Naging norm na talaga yung pagpatay, no? Hindi na idinadaan sa tamang proseso ang paglites, no, at pagkulong sa mga sabi na nating nagkakasala at na-involve. At hindi lang ito nakita sa mga taong involved sa drugs. Kung makikita nga natin, parang mas maigting at mas nasa spotlight din ngayon, no, yung mga pagpatay sa mga local officials. Ang patay ay hindi na lang dito nasa sentro dun sa tinatawag nating war on drugs, pero lumabas na ito, naging norm na ito sa napakaraming aspeto ng buhay ng bawat Pilipino. So even if it's lesser, no, sabi na natin ganun, compared to the first few months sabi natin ng Duterte administration, still pa rin, no, malala pa rin. At siguro isa sa mga pinaka malaking issue dito ay yung issue ng accountability. Mm-mm. Regardless kung kumukunti o dumadami, nahabol na ba natin at naikulong at nalitis yung mga taong behind dito sa mga pagpatay na ito? Pag pinag-usapan kasi yung unlawful killings, merong laging kaakibat yan kung na is it state-sponsored. Is that, yun po ba, pwedeng sabihin na, you know, if you read between the lines, ano pa bang magiging conclusion natin? Pero hindi basta-basta pwedeng sabihin na, no, itong mga killings na ito ay state-sponsored. Di po ba? I mean, mahirap i-prove yan. Kahit naman i-deny, no, na this is a state-sponsored, these are state-sponsored killings. The mere fact na hindi kumikilos ang estado para habulin yung mga nagkasala, parang meron silang yung lately may mga pinagmalaki na 50 to 100 na cases na ni-review, pero tingnan natin ilan ba yung namatay talaga. Ang sa tala ng Amnesty International by February 2017 nasa 7,000 na. Of course, ang ginagamit na numero ng gobyerno ngayon ay hanggang matapos ang Duterte administration ay more than 6,000. Pero sabi natin, sige, let's play with that number, 6,000. Ano na ang nangyari sa 6,000 na ito? Asa na yung mga pumatay? At kung sinasabi nila na nanlaban, no, na lawful yung mga operations, o asa na yung full-on report? Asa yung pangalan ng mga ito? Anong ginawa sa kanila? Ano ang naging move ng state para i-reprimand, disiplinahin, kasuhan ito mga taong sinasabi nilang na involved dito sa mga killings ito? Napakakaunti na nakita nating masasabing development patungkol doon sa mga kaso ng mga namatay. Hanggang ngayon po, yung mga biktima, yung mga nakakausap namin, mga komunidad, mga kamag-anak, no, mga mahal sa buhay, yun ang hinihingi. Hustisya para doon sa mga namatay lalo na nung kasagsagan po ng war on drugs. Sir, kung titingnan po natin statistics, 175 or more drug-related killings after na administrasyong Duterte. Kung hanggang March 23, if we include that, the number would rise to 234. Pero paano po natin mapapatunayan na itong bilang na ito ay, if we can use the term EJK, o ay involved ang ating mga police forces? Hindi naman po natin pwede sabihin na lahat ng killings dyan EJK, hindi po ba? Totoo naman, no, kaya nga nagkaroon pa ng mga deaths under investigation na ang may may kagagawan daw ay mga unidentified gunmen. Still, no, asa na yung pagkilos para lutasin ang mga problemang ito?
At saka hindi natin pwedeng sabihin na, well, 175 lang naman. Well, 10 lang naman. 10. One is a death too many. Kailangan balikan natin. Ano ba talaga yung proseso dito sa gobyerno? Ano ba yung dapat na pinagdadaanan ng isang tao, sabihin natin, na pagkamalagawa ng isang krimen? Automatic ba? Napapatayin mo? No? Nakahandusin dyan. Yun na ba yung pagtingin natin sa hustisya? Yun na ba yung pagtingin natin sa pagbabago? Yun na ba yung pagtingin natin sa development para tayo magkaroon ng peace and order? In fact, ito ay kabaliktaran ng peace and order. Diba? Napag-aralan nga dati na do we feel safe dahil sa mga drug wars, dahil tinatarget yung mga tinatawag natin drug personalities? Mm-hmm. Hindi. Maraming mga ini-interview natatakot din kasi iniisip nila baka mapagkamalan sila eh. No? At napakarami ng mga kaso na even yung mga children. No, yung naalala nyo pa ba yung buntis na batang babae na 15 anos na sumisigaw na huwag kayong magpaputok, buntis ako. Mm-mm. Pinagbabaril pa rin tapos lalagyan ng granada sa mga kamay para sabihin na nananlaban. I mean, the stories are harrowing. No? The documentations na ginawa ng napakaraming human rights organizations at mga like-minded organizations parang ang sakit na sa dibdib. Kumbaga, kaya nga binabalik natin, no? Ito na yung naging norm at yun ang gusto nating baliktarin sana. Hindi dapat ito ang takbo, no, dito sa Pilipinas. Hindi ito yung paraan para tayo ay magkamit ng sabi na nating anong peace and order sa ating mga komunidad, sa ating mga kalsada. Mm-hmm. Dito sa panahon ngayon ng bagong administrasyon, nabanggit nga ninyo kanina na maaaring they are not very vocal about supporting yung mga nangyari noon sa Duterte administration, ano? Pero at the same time, hindi kaya they're in a transition stage, or more to the point, baka naman ahensya lang ng gobyerno o yung mga men in uniform ang dapat na silipin? Oo, at bigyan ng tamang pagsuheto. Hindi kaya ganun yun? And it's not the total government but only some of its agencies? Well, if that's the case po, no, so asa na yung steps ng ating gobyerno para linisin? I mean, making the police officials resign and that's it, ay hindi po proper steps. No, so if they resign, ano na? If they get replaced, if they get reinstated in whatever position, ano na? Ano yung garantiya natin na yung mga nagkasala ay talagang madadala sa korte? Yun po yung isa sa nakikita malaking mm-hmm. problema ng Amnesty International eh. Wala talagang accountability, no? Mm-hmm. Tatanggalin sa pwesto, pagre-resign, tapos na. No, hindi na natin nahabulin. Kaya naglalakas loob yung mga gustong mang abuso kasi wala naman nangyayari kung ikaw ay mga abuso. Whether issue to ng pagpatay, issue ng torture, or even issue ng corruption. Mm-hmm. No? Napakataas ng Pilipinas pagdating sa corruption index, no, ng reports ng iba't ibang mga organization. So, yun yung kailangan nating makita eh. Kailangan makita natin kahit sabihin ng gobyernong ito na anong administrasyon na ito na silent lang kami na kumikilos. Kailangan makita natin. So ano talaga yung plano? Paano hahabulin? Mm-hmm. Saan namin makikita yung mga nagkasalang ito? Hindi pwedeng pasikreto natin gagawin lahat, no? Importanteng makita rin ng mga biktima na may ginagawa at may steps towards accountability and justice po itong ating new administration. Speaking of justice, ano ha? Ano po bang masasabi ninyo? Ano ang obserbasyon ninyo tungkol doon sa lagi natin na naririnig na the four pillars of justice? Is it working as a well-oiled machine? Eka nga. Oho, no? Actually, yan po lahat ng ano naman natin eh. Contrary to popular belief, no, lalo ng panahon ng Duterte administration na kami daw ay kontra dito, no, sa pagpapaganda ng ating justice system, ng ating criminal justice system. Kami po ay kasama at kaakibat dito. Pare-pareho tayo ng gustong mangyari, no? Justice for everyone, whether you're small or poor, lahat ng mga ahensya na dapat na nagtutulong-tulong, kasama ang civil society, kasama ang iba't ibang grupo, kasama ang mga komunidad, kasama lahat ng stakeholders, ay yun ang isa ang trajectory.
Pero kung meron talagang, kumbaga, isang malaking institution within those involved sa mga pillars na ito, ang hindi sumusunod o tahasang nagbaviolate, no, ng mga karapatan na sana ay naitataguyod, hindi po talaga magiging isang trajectory natin. Palaging magkakaroon ng pagtigil, magkakaroon ng steps back pagdating sa tinatawag nating sana isang well-oiled machinery na pagtingin sa criminal justice system po sa Pilipinas. Sir, di ba titingnan natin kung na ito nga yung mga kaso, we want na magkaroon ng movement sana. Of course, for the court to move para magkaroon ng kakailanganin nila na makakalap ng ebidensya, kailangan nilang magkaroon ng maayos ng pakikipag-usap sa pagitan ng mga pamilya, sa pagitan din ng kapulisan. But the thing is, involved kasi ang state forces natin na sa kanila din natin kukunin yung mga ebidensya na kakailangan to prove it otherwise, di ba? Yeah. Na hindi ito unlawful killing. Do we need an unbiased party para kumuha nitong mga evidence outside the police forces? Sad to say, no, kasi ang talagang dapat nakasalalay talaga tayo sa ating kapulisan para imbestigahan at para malaman ang katotohanan dito sa mga kidis na to. Pero kung ang tinuturong pumatay ay mga miyembro ng kapulisan, saan tatakbo ang ating mga mamamayan? Nakakatakot eh, magsiserve ka as witness. Yung pala, no, yung pinagbibigyan mo ng iyong salaysay ay kabaro, no, nung pumatay. Mm-hmm. So, delikado din mga witness. Kaya nga po, ayaw maghumarap ng mga witnesses eh. Napakarami na parang sinasabi, kalimutan lang natin nangyari kasi anong klaseng justisya naman ang makukuha natin. Or, natatakot talaga sila, no, doon sa mga na-interview, hindi lamang ng Amnesty International, pero ng iba't ibang organization ng mga witness o mga kamag-anak ng mga napatay. Marami po dyan, no, karamihan ay lumipat na ng tinitiran dahil sa takot, no, na sila ay balikan ng mga salarin, no, lalo na kung ang nakita nilang pumatay ay mga membro ng estado, mm-mm, no, ng ating mga police forces. Kaya nga po hinihingi namin para doon sa pag-iimbestiga, no, sa nung mga unang sago natin sa Human Rights Council. Ang hinihingi talaga natin ay isang independent, no, na investigasyon, na pag-aaral na gagawin ng isang independent na grupo na of course magkakaroon ng agreement within all parties para meron silang credibility. Mm-hmm. Kasi nga ang tingin, no, hindi lamang ng mga human rights organizations, lalo na ng mga biktima, ang pagtingin talaga ay paano natin pagkakatiwalaan yung mga tao na mag-iimbestiga kung sila mismo o kabaro nila mismo ang sangkot doon sa kalakhan ng mga patayan. Opo, but the end point of that, sir, is that will they submit themselves? Kung malaman, meron ngang makita, di ba, na proof, will they submit themselves to that? Di ba, kung tatanggapin ba nila, aaminin ba nila na sila talaga ay guilty? Yan ang litmus test natin, no? Kung seryoso nga ba talaga ang ating gobyerno sa usaping justice at accountability. Kung sinasabi nila na hindi natin kailangan ng ICC, patunayan natin dito. Eh, meron na daw pong resignation, sir. Di ba? May resignation na ng top cops ngayon eh. Maghain ka ng resignation mo. Pag-aaralan namin kung ikaw ay may links to drug, to the feelings. Oo. Pero yun nga po, yung sabi ko, litmus test natin yan. Kung talagang seryoso at sinasabing hindi natin kailangan ng ICC, ayun, gano'n. No? Kung talagang may nakita, yung gobyerno mismo, yung mga institutions within the government ang magfo-force sa mga taong to na bumaba kayo at mag-iimbestiga kami. Ano kayo? Sa barracks muna kayo para madali kayong mahanap. Kumbaga talagang patutunayan ng gobyerno na seryoso siya. Mm-mm. Na hindi natin kailangan ng manghimasok ang ICC. Ito ang ating gagawin. Mm-hmm. Yung red tagging, gaano kaseryoso ito as far as Amnesty International PH is concerned po? Nagkataon, red pa suot ko, no? Sir! Kaya bigla ko naalala. Napakagandang tanong. Alam niyo po, itong red tagging, hindi naman to bago. Of course, kung titingnan natin sa history, panahon pa ng martial law, meron na nito, no? At hindi naman to nawala talaga ang red tagging. Pero talagang umigtingin siguro ng mga huling panahon ng Duterte administration. At of course, ito ang war cry ngayon ng NPFLK.
ang mahirap po kasi sa red tagging it's not as simple as being tagged as a communist slash then a terrorist. Ang pagtatag sa iyo ay may kaakibat na danger sa buhay mo agad. Once tagged, halos 50-50 na agad ang iyong buhay o yung mga buhay ng mga taong involved doon sa organization na natatag. At ang red tagging parang na siya ngayon, parang ang daling ipamudmod. Kung nag-criticize ka sa pagbibigay ng ayuda noong panahon ng pandemic, automatic, no? Red tag ka kaagad. Nag-set up ka ng community pantry para makatulong sa local government mismo sa pagpapakain dun sa mga nangangailangan. Red tag ka kaagad. No, nagsabi ka lang na hindi mo nagugustuhan ang pamamalakad ng isang ahensya patungkol sa, for example, sa pamamalakad sa mga local governments. Red tag ka kaagad. Again, nung sinabi ni Secretary Remulla na if you can dish it out, you have to be prepared din na maretag. Hindi pwede yun. It's not acceptable dahil dito sa bansa natin, ang red tagging ay may kaakibat na danger sa buhay. Automatic agad na parang halos 50-50 ang buhay mo. Kaya nakakatakot po ito, no? Kasi lalo na pag bubuksan mo yung website ng NTFL-CAC at ng ibang mga agencies na nakadikit nito. Hindi mo maikakaila, no? Na talagang napaka-active ng red tagging. Hindi lamang at the national level, lalo na doon sa mga communities at mga areas na hindi natin nakikita. Sir, kunin ko po yung inyong yung stand ng Amnesty International doon sa isinusulong na batas sa lower house, yung Human Rights Defenders Bill na hinaharang po ngayon ng NTFL-CAC. We are very much supportive of that proposal po, no? In fact, isa kami sa mga nagsusulong nito, no, kasama ng mga iba't ibang partners namin na mga human rights organization. Napaka-importante na una, no, ma-recognize na isang legitimate na trabaho ang pagiging human rights defender at kailangan protektahan ang trabahong ito para patuloy na magawa ng mga human rights defenders yung ginagawa ng sa mga komunidad. Ang mga ginagawa naman nila ay masasabi natin parang serbisyo, no? Sila yung nagko-complement doon sa mga either ginagawa o hindi kayang gawin ng gobyerno, yung pagtuturo ng karapatang pantao, pagbibigay medical services sa mga nangangailangan. Dumarating din sa minsan sa punto na nagbibigay din ng mga livelihood or mga programs para magturo ng livelihood. Marami pong saklaw ang trabaho ng mga human rights defenders at every time na gagawin mo ito, imbis na ikaw ay libreng makapagtrabaho ng hindi natatakot, sa panahon ngayon, nakikita ka po na babansagan ka pang terorista. Kaya napaka-importante po talaga ng maipasa itong ating tinatawag na Human Rights Defenders Protection Act.